Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at manonood. Miyerkules na naman, 14 ng Hunyo sa taong 2017. Kaya't muling nagbabalik ang DepED Hour upang maghatid ng mga huling pangyayari at kaganapan mula sa iba't ibang paaralan ng sangay ng kabanatuan. Ako po si Cesare Espiritu. At ako naman ang inyong lingkod, Baby Jane Valderrama, na makakasama nyo ngayong gabi upang maghatid ng mga kaganapan tungkol sa iba't ibang programa, proyekto at pangyayari sa sangay ng kabanatuan. Sa ating panel discussion segment ay makakapaniyam natin ang 3 punong guro na kamakailan o 2 punong guro na kamakailan lamang ay nalipat ng destino. Ang tinutukoy po natin ay sina Mrs. Ana Aurea Bautista ng Daan Sarili Integrated School at Dr. Leia Alvaran ng Mayapyap Elementary School. Sisilipin po natin ang mga hamong kanilang kinaharap at kakaharapin pa mula sa dati nilang istasyon hanggang sa kasalukuyang paaralang kanilang pinaglilingkuran, kasama na rin ang kanilang plano upang lalong maitaas ang antas ng serbisyo sibil dito sa sangay ng lungsod ng kabanatuan. Sa ating teleturoan naman ay tampok ngayong gabi ang 2 module sa asignaturang Filipino para sa Season 8. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Alami de los Santos ng Mayapyap National High School na tatalakay sa araling mga kwentong bayan. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin, tunghayan na po natin ang hanay ng mga balita. Apat na palapag na gusali ng Kabanatuan East Central School pinasinayaan na kahapon. Mga mag-aaral ng Marciano del Rosario Memorial National High School sinalubong ng mga guro at kawani ng paaralan para sa pagbubukas ng taong panuruan 2017-2018. Iba't ibang supply at gamit na pasakamay ng Marciano del Rosario Memorial National High School mula sa Department of Education Central Office. Bilang ng mga mag-aaral sa San Isidro Integrated School, tumaas ng 10.28% kumpara noong nakaraang taon. Bilang ng mga mag-aaral sa Grade 7 at Grade 8 sa PG Crisostomo Integrated School, umangat din. Pagsasanay sa Master Trainers at Master Coaches sa Continuous Improvement Program na tapos na kanina. Pangakong tinuran na bigyang katuparan ng nanalong Grade 8 representative sa Science High School. Maayos na pamamahala ng basura, pinaigting sa Camtino Elementary School. At sa detalye ng mga balita, pinasinayaan na kahapon ang 4 na gusali sa harapang bahagi ng Kabanatuan East Central School. Pinangunahan ni City Mayor Jay Vergara kasama ang kabiyak na si Congresswoman Rhea Vergara ang pagpasinayan at tumagal ng halos kalahating araw kasama na ang iba't ibang seremonya. Katulong naman sa pagbukas ng telon ng school marker si Superintendent Roda Razon na nagpahayag ng kagalakan at nagpaabot ng pasalamat sa mag-asawang Vergara dahil sa kanilang patuloy na suporta sa mga pangailangan ng DepEd Kabanatuan. Ang gusali na mahigit 5 binuo ay may kabuang 28 silid-aralan. Sa isang pahapyaw na panayam sa punong guro ng paaralan na si Dr. Jessica Saison, naging matagal ang pagkakatapos ng naturang gusali dahil sa pagpapalit-palit ng contractor nito. Inagdag pa ni Saison na malaking tulong ang pagkakaroon ng paaralan ng karagdagang 28 silid-aralan dahil sa laki ng populasyon nito ngayong taong panuruan na umaabot sa 3,600 mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6. Ayon pa rin kay Saison, ang mga silid sa unang palapag ay gagamiting tanggapan at laboratory rooms, samantalang ikalawa hanggang ikaapat na palapag ay inokupahan ng mga mag-aaral sa grade 4 hanggang grade 6. Naitala ang ulat na ito ni Glenn Abigail Agustin ng DS Garcia Elementary School.
Sa iba pang mga kaganapan, masayang sinalubong ang 2,114 na mag-aaral ng Marciano del Rosario Memorial National High School ng mga guro at kawani ng paaralan sa kanilang flag raising ceremony na isinagawa sa gymnasium ng paaralan. Binigyang pagkakataon ng mga guro na makapagpakilala at masabi ang mga pangkat na kanilang tuturuan at gagabayan para sa taong panuruan 2017-2018 sa nasabing gawain. Pagkatapos nito ay nagbigay paalala naman ang punong guro tatlo na si Ginang Rosario Soriano sa mga alituntunin at patakaran ng paaralan at maging sa pag-uugali na dapat taglayin sa loob ng kwarto. Inilahad din dito na ang mga dapat isaalang-alang sa pagbili sa kantina na isinasagawa ni Ginang Lucina Tablada na kasalukuyang manager ng kantina ng paaralan. Pagkatapos ng programa ay tumungo na ang mga mag-aaral sa kani-kanilang mga silid upang unang makasalamuha ang kanilang mga guro sa bawat asignatura at gurong tagapayo sa loob ng isang taon. Ang ulat po nito ay naitala ni DepEd Media Bureau member Daryl John Kakananta. Kaugnay naman sa mga pangailangang pampaaralan, patuloy ang pagdagsa ng iba't ibang bagong supply at gamit na pinagkaloob ng Department of Education Central Office sa Marciano del Rosario Memorial National High School na tinatayang magagamit kapwa ng mga mag-aaral na nasa junior at senior high school. Ayon kay Ginang Marina Alberto, kasalukuyang property custodian ng paaralan, ilan sa mga supply at gamit na natamo ng paaralan ay ang mga sumusunod. 120 pirasong bagong upuan para sa mga mag-aaral, dagdag na 6 na pirasong lamesa at upuan para sa guro at mga gamit para sa bread and pastry production tulad ng iba't ibang uri ng pan tulad ng muffin, loaf, square at round. Idagdag pa ang pastry brush, ice cream scooper, cutlet, strainer, chopping board set, weighing scale, mixing bowl, grater at marami pang iba. Dagdag pa ni Ginang Alberto na ang pagde-deliver ng mga gamit sa paaralan ay dumating ng hindi sabay-sabay, subalit nagsimula ang pagdating nito noong ikawalo ng Setyembre ng nakaraang taon at ang huli ay nitong ikasampu ng Enero. Ang mga nasabing dagdag na gamit ng paaralan ay ilan lamang sa mga solusyong ginawang aksyon ng pamunuan ng paaralan sa mga suliraning kinakaharap nito dulot ng patuloy na paglobo ng bilang ng mga mag-aaral. Ito rin ay tiyak na magiging makabuluhan sapagkat magiging susi ito upang mas magiging makatotohanan ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ayon naman sa punong guro ng paaralan na si Ginang Rosario Soriano, mas magiging madali ang pagsasakatuparan ng layunin ng bagong kurikulum na mayroon tayo ngayon kung saan nakatuon ito sa pagganap ng mga mag-aaral tungo sa kanilang ganap na pagkatuto. Ang ulat po ito ay mula pa rin kay DepEd Media Bureau member Daryl John Kakananta. Kaugnay naman sa pagbubukas ng taong panuruan, umabot na sa 1,555 ang kabuang bilang ng mga mag-aaral sa San Isidro Integrated School. Mula kinder hanggang grade 10 kung saan 888 dito ay mula kinder hanggang grade 6 at 667 naman ay mula grade 7 hanggang grade 10. Ayon sa ulat, tinatayang nasa 12.59% ang naging pagtaas ng enrollment ng San Isidro Integrated School ngayon kumpara noong isang taon na may bilang na 1,381. Samantala sa kauna-unang flag raising ceremony ng paaralan para sa taong panuruan 2017-2018, malugod na tinanggap ng punong guro na si Yofresina Makaya ang lahat ng mga mag-aaral, dati man o bago, sa San Isidro Integrated School. Tinagubilinan niya ang mga mag-aaral na sumunod sa mga alituntunin ng paaralan para sa ikapapanuto ng mag-aaral o ng pag-aaral ng bawat mag-aaral. Bukod sa mga estudyante, malugod ding tinanggap ni Ginang Makaya ang lahat ng mga guro na kanyang magiging katuwang sa pagtataguyod ng San Isidro Integrated School sa buong taong panuruan.
Nagsilbing inspirasyon sa mga guro ang kanyang mabuting pagtanggap at pagpapahalaga sa bawat isang gurong itinuturing niyang kaagapay sa pagpapaunlad ng San Isidro Integrated School. Sa iba pang balita, sa tagubili ni DepEd Region 3 Director Malcolm Garma, unang araw pa lang ng pasukan ay nagsimula na ang klase sa antas elementarya at sekundarya sa San Isidro Integrated School. Sa katunayan, sumabak na ang mga mag-aaral sa iba't ibang aralin bilang pagtalima ng mga guro sa atas ng kanilang punong guro. Nagtalaga rin ng help desk ang San Isidro Integrated School upang tumugon sa mga katanungan at iba pang concerns ng mga mag-aaral at mga magulang na papasok sa paaralan. Gayon din upang tanggapin ang mga mag-aaral na nahuli sa pagpapatala bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Umaasa ang San Isidro Integrated School na sa pakikipagtulungan ng mga magulang at ng bawat miyembro ng pamayanan ay magiging mabunga ang isang buong taong panuruan para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga mag-aaral at ng paaralan. Ang ulat na ito ay naitala ng ating kasamahang si Baby Jane Valderrama mula sa San Isidro Integrated School. Sa usaping pagtaas pa rin ang bilang ng mga mag-aaral, umangat din ang enrollment ng Padre Gregorio Crisostomo Integrated School, particular sa grade 7 at grade 8 sa pagbukas ng klase nitong nakaraang linggo. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ni Rose Ann Joy Austria, student reporter mula sa PG Crisostomo Integrated School. Subok ang kahandaan ng pamunuan ng Padre Gregorio Crisostomo Integrated School sa pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral sa ikapito at ikawalong baitang, gayon na rin sa kindergarten. Umabot sa 1,483 ang kasalukuyang bilang ng mga bata. Higit na malaki kumpara sa 1,283 na bilang noong nakaraang taon. Ilan sa mga posibleng dahilan ay ang pagiging integrated school ng paaralan. Sapagkat ito pa lamang ang ikalawang taon na ang paaralan ay na-convert mula sa pagiging elementarya tungo sa pagiging integrated. Ang mga bata na nagsipagtapos sa ika-anim na baitang ay dito na nagsipag-enroll. Dagdag pa ang mga bata mula sa kalapit na paaralan tulad ng Cabanatuan North Elementary School, Pagas at Calagondian Elementary School. Atin pong kapanayamin ang punong guro ng paaralan na si Ginang Marjorie S. Lazati, hinggil sa mga paghahanda kanilang ginawa bago pa man dumating ang pasukan. Magandang araw po, Mang Lazati. Magandang araw sa iyo, Rose Ann. Sa tingin niyo po, ano po ang mga paraan na inyong ginawa upang manatili ang mga mag-aaral sa DWJJ? Hinihimok namin ang mga mag-aaral na magpatuloy dito sa pag-aaral nila para tuloy silang mahubog sa kanilang mabuting pagkatao na makakapagpatuloy sila sa kanilang mga pang-akademikong contest, extracurricular activities, na kung saan maliligayahan din ang mga magulang sapagkat we strictly implement no collection policy. At isa pa, sinisigurado namin sa mga mag-aaral at mga magulang na sila ay nasa isang creative school na kung saan sila ay safe and secure. Atin naman pong kapanayamin ng ilan sa mga magulang hinggil sa pagbubukas ng grade 7 at grade 8 sa PGCIS. Magandang araw, Ginang Armando. Ano po ang masasabi ninyo sa pagbubukas ng grade 7 at 8 sa ating paaralan? Gusto ko nagpapasalamat na dahil nagbukas ang ating paaralan PGCIS ng Junior High School at sa kadahilan ng wala nang idadahilan ng mga itong magulang na hindi makapagtapos ang kanilang mga anak. At sa katunayan, malapit ang aming bahay dito at walking distance lang. Tapos, mababantayan ko pa ang aking anak. Nagpapasalamat din ako sa kagawa ng DepEd Cabanatuan na patuloy na paglaganap ng kanilang programa tulad ng gantong Junior High School at maabot ang mga kabataan na matapos ang kanilang pag-aaral. Tunay nga po na saludo kami sa mga programang patuloy na naglalapit sa mga bata ng oportunidad upang patuloy nilang maabot ang kanilang pangarap. Mula sa pamamatnubay ni Ginang Jocelyn M. Lopez at punong guro Ginang Marjorie S. Lazati,
Ito po si Rose and Joyo, Austria, nagsulat mula sa PGCIS. Sa iba pang mga kaganapan, natapos na kaninang hapon ang dalawang araw na pagsasanay ng mga master trainers at master coaches para sa Continuous Improvement Program. Halos 40 kalahok ang dumalo sa pagsasanay na pinili mula sa iba't ibang pampublikong paaralan sa sangay ng kabanatuan sa bisa ng Division Memorandum No. 72, Series of 2017. Pangunahing layunin ng dalawang araw na seminar ang sanayin ang mga piling guro upang maging tagapagsanay sa Structured Approach to CI Methodologies. Siningil ang mga nagsidalo ng halagang 755 piso bilang registration fee na ginugol sa training materials at iba pang gastusin sa pagsasanay. Sinagot naman ng Miscellaneous and Other Operating Expenses o MOOE ng bawat paaralan ang nasabing registration fee. Pinangunahan ng 4 na taga-Masid Pansangay ang dalawang araw na pagsasanay na kinabibilangan ni Dr. Ever Samson, Dr. Alexander Neri, Dr. Sunny De Leon at Dr. Melody Sindak na nauna nang dumalo sa mga sunod-sunod na pambansa at pangrehiyong pagsasanay sa naturang gawain. Ang ulat po na ito ay nakalap ni Glenn Abigail Agustin ng Diaz Garcia Elementary School. Mula naman sa Science High School, nabigyang katuparan ang mga pangakong tinuran ni Clarine Hoson Chua, nanalong Grade 8 Representative sa nakaraang eleksyon para sa taong panruan 2017-2018. Ipinakita at sinagawa ni Chua ang mga ito sa araw mismo ng Brigada Eskwela 2017 na ginanap nitong nakaraang buwan. Ilan sa mga nabigyang katuparan ng kanyang mga pangako ay ang pagpapalinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan ng buong Grade 8. Maging ang mga ventilador, estilasyon ng mga kuryente, pagpapintura ng loob at labas ng classroom ay kanyang naisagawa. Naglagay din siya ng mga bookshelves sa bawat classroom ng Grade 8. Naging katuwang ni Chua ang kanyang mga magulang sa pagsasakatuparan ng kanyang mga proyekto para sa paaralan. Ayon kay Chua, pinakita lamang niya na siya ay may isang salita para sa kapakanan ng kanyang mga kamag-aaral. Hinimok ni Chua ang lahat ng mga mag-aaral, lalo na ang mga mag-aaral na handang maglingkod sa kanyang paaralan, na gawin ang lahat para sa pag-aaral at magkaroon ng magandang paaralan at kapaligiran. Pinarating naman ang pangasiwaan ng paaralan sa pangunan ni Ginoong Alberto Santos, punong guro ng mataas na paaralang agham, ang kanyang taus-pusong pasalamat sa magulang ni Chua na walang sawang sumusuporta sa mga gawaing pampaaralan. Ang ulat na ito ay mula kay Helen Wicoco, DepEd Media Bureau member mula sa Science High School. Para naman sa usaping pagsisinop ng basura, pinaiigting ngayon sa Kamtingi Elementary School ang maayos na pamamahala ng basura kasabay na umigting ding kumpanya-kampanya ng lusod ng kabanatuan hinggil sa Solid Waste Management Act. Mahigpit na tinagubilinan ang mga guro at mag-aaral ng Kamtingi Elementary School sa paghihiwa-hiwalay ng mga basurang papel, plastik at mga dahon at damo. Tanging mga basurang dahon at damo na lamang ang maaaring itapon ngayon sa basurahan ng Continue Elementary School, samantalang ang mga basurang papel ay pinapaipon na sa mga silid-aralan upang pagkakitaan. Kinukolekta naman ng mga utility workers ang mga basurang plastik sa bawat silid-aralan na siya namang hahaputin ng lingguhang kolektor ng basura mula sa City Hall. Hindi na rin nagsusunog ng basura sa Camtingyo Elementary School. Hatid sa atin ang balitang ito ni DepEd Media Bureau member Alan David Valdez. At yan ang mga balitang nakalap ng DepEd Media Bureau. Magbabalik po ang DepEd Hour makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan.